Maganda itong tingnan nyo nga kung kayo ho ay agree sa sinabi ni Senator Padilla o hindi. SMNI, Truth That Matters. Sa 34th na mamamapaparsa sa babalik po ang pulso ng bayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahatid ng mga balita at pagtalakay sa mga mainit na issues sa ating bayan. At sa mga oras na ito ay may makakasama tayo na sa linya na po ng ating komunikasyon via Zoom. Walang iba kundi si Senator Robin Hood Padilla, Chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Sir, good morning. Jay Calabroso at Marvin Lalando po sa pulso ng bayan ng SMN. Ako po, echo na naman. Andali ha. Wait lang po, pasensya na, wag ko kayo magagalit kasi nagbago ng setup ano ng waiting. Pasok. Echo. Mass Media. Sir, good morning. Jade Calabroso at Marvilando po sa pulso ng bayan ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang ano po. Kumukha niya na si Bonifacio, no? Sa pangalan po ng nag-iisa nating Panginoon, isa pong pagbati sa inyo ng Assalamu alaikum wa rahmatullah. Isa pong malaking kaligayahan sa akin ang muli po ninyong maimbitahan sa inyong programa. Mabuhay po, Sir Admar tsaka Sir Jade. Thank you po, good Senator. Morning po, Senator. Ayan, okay, ano Senador, meron po kayong ipinanukala itong 1784. Maliban pa ito dun sa panukala din na sinusuportahan nyo rin, panukala na bigyan ng karagdagan na binipisyo yung mga dating presidente. Ito naman, parang gawin silang otomatiko na presidential advisor. Hindi po ba ganyan yung nangyayari ngayon, sir? Kasi naalala ko din sa nakalipas, pwedeng magpatawag din ang isang pangulo, ipatawag niya yung dating mga pangulo na para magbigay ng advice sa kanila. Hindi pala automatic yung kasalukuyang setup. Ano po hindi po siya parang ang gusto po natin kasi, napakaganda po kasi nung iminungkahi at panukala ni Senator Bongo, yung atin pong idol na senador, ang kanyang bisyo ay magserbisyo. Napakaganda po noon na ang gusto po niya magkaroon po ng siguradong benepisyo yung ating mga dating presidente. Kasi alam niyo po yan, hindi po yan sigurado kasi. Depende pa rin po yan kung gustong bigyan, kung gustong... yung akin po, sayang yung ipinondo nating karunungan na 6 na taon doon sa pangulo na yon. Kung pagkatapos ng kanyang termino, hindi natin sigurado kung kukunin ba siyang presidential advisor nung kasalukuyang nakaupong pangulo o hindi. Katulad po sa nangyayari ngayon, ano, kitang obvious naman po na ang ating dating pangulo na pangulong GMA na isang ekonomista at lagi pong kasama ng ating pinakamamahal na pangulong Bongbong Marcos ngayon, lagi niyang kasama sa mga biyahe kapag kapatungkol sa ekonomiya. Yun po talagang kitang-kita at maliwanag na maliwanag. Pero ito pong mga dating pangulo na katulad po halimbawa nila Pangulong Joseph Estrada na buhay pa at katulad po ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala pong kasiguraduhan kung sila po ba presidential advisor sa ngayon. Kung bibigyan man po sila at ma-approve yung panukala ni Senator Bongo, siyempre ang katanungan po ng taong bayan dyan, ng lahat ng taong bayan, sinesweldohan pala ba natin? Sinesweldohan ba natin uli itong mga presidente na to? Kung hindi man sila sinesweldohan, bibigyan natin sila ng extra security, bibigyan natin sila ng opisina, ano bang gagawin nila? Yun ang mga tanong ng ating mga kababayan. Siyempre po, bawat sentimo ng ating pondo ng bayan, dapat po natin yan maipaliwanag kung saan po natin dadalhin. At ang pinakamaganda po sa lahat ay maging presidential advisor natin itong mga dating pangulo. Katulad po halimbawa ni Pangulong Duterte, minungkahi ko nga po yan. Kung siya po ay kukunin natin
na adviser ng Pangulo sa law enforcement tsaka sa foreign relations, eh wala na pong gagandaan. Dahil wala po, natatandaan po natin, at ito naman po yung walang bias, hindi po dahil ako ay PDP laban, hindi po dahil ako ay tagasunod ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero sa panahon niya po, alam natin lahat, batid natin lahat ang kagandahan ng law enforcement at ng foreign relation. Noong panahon na yun, eh wala pong nakakadikta sa atin kahit na sino. Eh siguro po mga sir, yun po yung aking mga naging motibasyon. Bakit ko po naisip na ipanukala po ito? Mm-hmm. At nakikita naman natin yan din sa kasalukuyang administrasyon na kasakasama ni Pangulong Bongbong Marcos, itong si dating Pangulong GMA. Kasi nakita rin niya bilang ekonomista din, no, si dating speaker na rin, dating Pangulong GMA, dating naging kongresista na rin, kasalukuyang kongresista. Nakita niya yung advantage. How much more din itong sila Pangulong Rodrigo Duterte, Pangulong ERAP, kasi bago sila naging pangulo sa buong Pilipinas, naging pangulo ito sa isang siyudad, mas nakakasalamuhan nila yung tao during that time na sila yung local chief executive, nakakapunta sa ground at ramdam nila sa mahabang panahon, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte, ilang dekada po yan na naging alkalde dyan sa lungsod ng Davao. So, kumbaga may say pa rin hanggang sa kasalukuyan yung mga pangulo natin na nakalipas. Opo. Katunayan po, sir, kung natatandaan niyo po, pwedeng mag-team up si Presidente Joseph Estrada at si Presidente PRRD sa law enforcement. Dahil naalala niyo po, si ERAP po yung PAC ng araw. Mm-hmm. Eh, nung PAC po ng araw, lahat ng mga kidnapper may pinuntahan din eh. Yan po yung gusto po natin, ano? Magkaroon talaga ng teamwork. Yung dati po kasi, nung pinatawag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung mga dating presidente, ang pinag-usapan lang po nila foreign relation, patungkol po yun sa nangyari sa Scarborough at dyan po sa West Philippine Sea. Pero ito po ngayon, napakaganda po, sir, talaga. Kapag nakita po natin na yung mga dating pangulo at yung pangulo po natin ngayon, na alam naman po natin na ito na yung pangulo natin na pinaka-open-minded din. Itong ating pinakamamahal na Bongbong Marcos, yan din naman po yung nakikita natin sa kanya, no? Walang masamang kanin. Itong walang masamang tinapay dito sa pangulo na to, lahat gusto niya, kapartner niya. Siguro po ito po yung pinakamagandang pagkakataon. Mm. At yung panahon naman po din ni GMA, kung naalala niyo po, ito ha, medyo mahaba ito eh, pero ito lang sa akin ha, agree ako dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla na maging advisor, pero hanggang advisor level lang. Okay, so ibig sabihin, tama naman din sinasabi nila. Kasi ako, naniniwala naman ako na, kasi daw sinasabi ni Iba na binabasa ko yung mga comment ninyo, okay si PRRD pero hindi okay si ganito, hindi si ganito okay. Wag natin lahatin. Okay? Anong pong ibig sabihin? Tandaan ho natin, ang bawat presidente merong magandang nagawa at merong pangit nagawa. Yung iba, maraming nagawang pangit. Totoo naman, 'di ba? Pero yung iba, maraming magandang nagawa. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi natin pwedeng kunin yung mga magagandang nagawa. Diba? Ilang naman sa akin. Pwede naman natin na sabi ko nga sa buhay mas maraming counsel, mas maganda. Mas maraming nag-a-advise, mas maganda. At hindi naman ibig sabihin ng in-advise ka susundin mo na. Pero iba pa rin kasi yung maraming utak, maraming idea na lumalabas at titimbangin ngayon. Maganda ho yung panukala ni Senator Bongo at itong sinasabi ni Senator Robin, kasama si Senator Robin niya sa bill na ata na yan. At maganda ho yung kanilang naisip. Dahil isipin nyo na lang, pag may advisor, kahit papaano, may lalabas na idea. Okay. Ngayon kasi, hindi tinatanong. Di ba? Buti na lang, na-interview ni Cayetano ito si Pangulong Duterte about criminality. Pero in reality, hindi ho sila talaga tinatanong. Pag may batas na, mauubliga na ngayon na somehow makinig. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi pag walang batas, walang gagawin yung presidente. Hindi niya tatanungin. Wala siyang pakialam. Si ma'am siya na lang pakikinggan niya.
Eh, di ba, yung totoo. Oh. Eh, pero kung may batas na, eh, siya na ho ay makikinig. Okay? Ibang usapan na kung siya isusunod o hindi. Pero at least nakinig. Kung hindi niya sinunod, nalaman natin yung advice. Nakita natin hindi nakikinig yung presidente. Tama, mali. Di ba? Yung at least merong batas. Yun lang ang sa akin. Kaya tama ho yung batas na ito para somehow magkaroon ho ng idea yung presidente. Problema niya na kung hindi niya sundin o hindi, at least nasabi sa kanya. Kasi nga, may batas na nagsasabing sila ay maging adviser. Kasi ngayon, wala, ini-ignore lang. Hindi nga, ano.